magandang araw. Ako si Jasmine Luis Rocco. Unang baitang Tinoy Unfolds. Babasahin ko po ngayon si Langgam at si Tipaklong. Magandang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising. Nagising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad siya gaya ng dati naghanap siya ng pagkain. Isang buto ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang araw, kaibigan Langgam. Bati ni Tipaklong. Kabigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sabi ko. Tumulad ka sa akin, kaibigan Langgam. Wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo nito, tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigan Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain. Pag sumama ang panahon. Paglipas pa ng maraming araw, dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahon, kumitlat, umulog at lumakas ang hangin. Kasabay ng pagbuhos na malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naaalala niyang puntahan ang kaibigan si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinili ni Tipaklong na makarating ang bahay ni Langgam. Bahag niya na siyang makalukso, wala nang dati sigla ng masayahin si Tipaklong. Tok, tok, tok nang bukas ni Langgam ang pinto. Nagulat siya. Aba, aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tiyong damit si Tipaklong. Babilis na naghanda siya ng pagkain. Ilang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigan Langgam. Wika ni Tipaklong. Ngayon, ako naniniwala sa iyo. Kailangan ng palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng taginip at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigan si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Aral, mag-impok habang maganda ang sitwasyon upang maging handa sa anumang suliranin sa hinaharap tulad ng pandemyang nararanasan natin ngayon. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Paalam!